ano ay ganito. Ha. Kulang. Yan. Tapos butasan natin ng maliit. Tapos ang gagawin natin dito yung isa kin. Kin. May purpose na ba? May purpose ito. Ayan. Pak. Butasan natin ng maliit dito sa gilid. Maganda sana kung may barena. Yung barena, mali. Yung butas ay uniform. Yan. Nakikita natin anong purpose nito ngayon. Ito ay isang paraan para rin mabawasan ang basura natin na itatapon sa kalikasan. Recycle bread. Not necessary recycle siguro ang term nito. Baka ang tamang term ay reuse. Reuse. Yan. Alam nyo anong purpose nito? Ito. Halimbawa, ito yung tanim. Ito yung tanim natin. Ibao natin ito pa ganyan. Dito. Dito. Tatlo. Pag nakabao nito, hanggang dito. Ganyan. Ito yung tanim. Patag araw, buksan mo yan, lagyan ng tubig. Yan ang magiging source nila ng maiinom ng halaman. Dito mo siya didiligan. Pwede rin dito sa puno. Pero dito, tatagal kasi. Pwede kang maglagay ng fertilizer dito sa loob. Tatlo yan. So, lagyan mo lang ng kunting mixture ng fertilizer. Ay gradual ang absorption ng tanim. Hindi ka masyado mamproblema sa pagdidilig mo sa tag-araw. Bakit? Pagdiligan mo lang to, buhos mo dyan, hindi kasigurado kung yung tubig ay na-absorb papunta lahat sa ilalim, lalo na sa tag-araw. So pag ganito, nakabaon yan hanggang ganyan, may isang dangkal na halos lalim ng lupa na siguradong mababasa ng tubig galing dito. Dandahan ang dandahan. Dandahan. Dandahan yung ano ng tubig, yung release. So, malaking tulong para sa pagdidilig mo ng halaman at saka yung halaman mo siguradong nakakainom ng tubig sa bandang ilalim. So, hindi ganong liburyos ang kwan? Hindi na masyado liburyos. Siguro kung magdidilig ka ng twice a week sa ganito, okay na. Kaysa magdidilig ka ng once every 2 days sa ano mo pag walang ganito. Nakakatulong ka na sa kalikasan. Itong mga PET bottles mo, magagamit talaga sa pantanim. Sige po, magtatanim na tayo ng agarwood. Saan ba na, sir? Dito. Medyo mabato kasi itong area na to eh. Kamayin natin, hindi naman ito mapapanis. So. Ah, matik. Ganyan. Ito maganda, mga 2 to 3 days before mo itanim yung naka seedling bag mo ay hindi mo na bibiligan para hindi madudurog yung lupa. Ganyan. With TLC ito, tender loving care. Lagay mo siya ganyan. Oops.
sobrang lalim. Ang aramuan is lang, hanggang dito yung lupa. Yan. Pwede na. Tapos lagay mo siya. Lagay mo sa gilid. Yan. Tubo ka maayos ha. Ito, bagong amo mo. After 11 months kong alaga sa'yo, dito ka na kay Sir Dorgor. Yan. Marami naman kayo rito. Hindi ka nag-isa. Tapos, sample natin. Tingnan natin kung maibabaon ba natin to. Ganyan lang kalayo, mga isang dangkal. Mm-hmm. Ang dangkal lang. Dito mo ibabaon yung PET bottle. Check natin kung okay na ba. Okay na. Hanapin natin saan yung butas. Ah, ito. Ito yung butas natin so, ha. So, kailangan yung butas. Itong butas na ito, nakaharap sa halaman. Ganyan. Tapos, hanapin natin ang lupa. Ganyan. Ganyan lang. Ganyan kasimple. Tapos wala naman tayong handang tubig. Pag binuksan mo yan, ganyan lang. Oh, lagyan ng tubig. Buhos mo tubig dyan. Para hindi rin yan masyado mapasukan ng dumi. Yan. Balik yung takip niya. Kasi nakaganyan na oh. Oh, gawin natin yan. Paikot. Tatlo. Tingnan natin. Lulusok ito kasi mabato eh. Hop. Yan na lang. Masyadong na triangle ang spacing. Pero sa mga lupain na walang bato, talagang ma-perfect mo yung triangle na pagkabao ng PET. Tapos mo. Yan lang. Butas niya dito yun oh, harap sa halaman yan na, lagyan na ulit ng lupa yan lang tapos dito practical ito kung kukunti lang yung tanim mo pero pag mga hundreds ay medyo mahirapan. Lalo na dun sa area ko na kailangan ilang daan. Ibang paraan naman yun para hindi matuyo agad yung lupa sa tag-araw. Talagang mulching yun. Either natural or yung plastic. Plastic sheet mo pang mulching alalaya ng yung ano ng saging ang katawan ng saging hahatiin lagay malapit sa puno para hindi agad matuyo ang lupa yan solve na ganyan lang. Kanan dry season nang siya ikuan. So ito lang ang contribution ko para sa mga enthusiast dyan gusto magtanim ng agarwood. Hindi kaya ng malakihang area
ito lang. Ganito, backyard. Pwede ka magtanim sa backyard mo na agarwood. Siguro mga tatlo, apat, limang sibling. Solve ka na. Search natin sa Google magkano ang presyo ng agarwood. Oh, yan lang. Kung na-search mo yan, siguro magiging interested na kayo. Pang-retirement, pang-investment, or pang-medical insurance mo. Kasi hindi natin malalaman ano mangyayari sa atin. Magkaedad tayo, kailangan natin maintenance drugs. So, ito, kaya nang suportahan ng agarwood mo. Maraming salamat po. Ako po, si Oscar Rodriguez. Dito, Purok Pagatpat, Malin, Tabina, Sambunga del Sur, Philippines. Thank you.